feeling ko sa sa'yo, Loonyo. Kasi parang still, although merong pwedeng totoo din yung sinasabi mo, di ba? Kasi based sa mga sinasabi mo, malapit sa sinasabi ng babae. Kagayan de Oro, yung nanay mo. Anyway, yung nanay niya, ganito, ganyan, di ba? Medyo clear na malapit yung storyline. Kaso ang hindi nagiging klaro dito is kung sino yung nagsasabi sa inyo na totoo. Kasi yung isa, sinisiraan ka. Yung isa naman, hindi mo naman siya sinisiraan, pero parang sinasabi mo na hindi totoo yung sinasabi niya sa'yo sa part na yan. Na wala kang kwentang tatay, na wala kang kwentang boyfriend, na ikaw lang ang may problema. Parang ganun kasi yun, eh, di ba? Alam mo yun. Alam mo yun. Naiintindihan ko kung ano yung sinasabi ng ex ko. Kasi syempre, meron siyang pakiramdam na alam mo yun eh, sa pananaw niya on that time. And yung pananaw ko on that time, for sure, hindi kami mag-glue. And I believe, pwedeng mag-glue yun if ever mag-usap kami personally. And, you know, makapag-click. Kasi nung last na nakita kami is, hindi namin napag-usapan kung ano yung mga ano namin eh, kung ano yung mga hindi namin pagkakaintindihan nung naging kami. Ang last namin na usap was sinadabi na namin yun. And dahil lang yung last namin nakita was nakafocus kami sa bata eh, sa pangyayari sa bata. So hindi na namin na-plan sa talaga kung ano man yung kailangan namin plan sa yun that time. And brother, ako, naiintindihan ko siya sobra. Kaya niya, maiintindihan ko kung ano man yung sabihin niya after this or kung ano man. Tanggap ko na yun, brother, but pinili ko buong puso, saksi yung Diyos, may proof ako na sa paggawa ng ano ng show, yung interview time, talagang pinilit kong wag isama yung part na yun kasi gustong respetuhin yung side nila. And then nagsalaysay lang ako kasi gusto ng show is kung ano yung mga mabibigat na nangyari. And isa yun sa mabigat na nangyari sa akin is nawalan ako ng anak. Nawalan ako ng anak. So kailangan ko isali yun. Pero after ng interview, sinabi ko sa manager ko, sa handler ko, please huwag nyo nang isama yung part ng anak ko kasi gusto ko tahimik na yung side na yun. And then nakapirma kami ng contract na kailangan nilang maglapat ng treatment, kailangan namin mag-compromise for the show. So I mean, ilang beses, brother, ilang beses ako nakipagdigma na baguhin yung mga script and all. I put all, lahat ng kailangan kong gawin. Kahit yung handler ko, pinipilit ko, mami, please, baguhin mo yung part na to kasi ayaw kong malagay sa bad position tong mga taong to. Because they were, ang pait nila eh. Sila yung nagpalaki sa anak ko eh. Hindi ako yung nagpalaki. I was a bad dad. At inamin ko yun sa show. So at least, Loonyo, inaamin mo na you were definitely a bad dad. I am. Hindi ko pinanagutan ng buong puso. I chose my career over the baby. And then, iba, ang mindset ko that time was, alam mo yun, na tatrabuhin ko yung sarili ko na pag once nakita na kami ng bata, alam mo yun, pwede ko maibigay kung ano man yung kaya ko pang maibigay. Yun yung mga decision making ko that time. And alam ko na masama yun. Hindi yun ugnay sa mga pananaw ng ibang tao. Pero that's my decision that time. And I believe I'm a bad dad. And sabi ko, sobrang walang kwenta akong ama. Sabi ko, ayaw ko maging katulad ng tatay ko. Pero on that time, sobra. Buong puso kong inamin kahit sa show. Pina-retain ko yung part na yun kasi at that point in time, sobrang laki ng pagsisisi ko na tinrabaho ko nga yung sarili ko pero never ko na naabutan ng buhay yung anak ko. So walang point na yung pagtatrabaho, walang point na yung pangangarap sa buhay. Kasi wala ka ng ano, wala ka so, literally, sinasabi mo rin talaga dito na dun sa part na yun, talagang tunay lahat ng sinabi nitong ex mo, tama? Yes. Kasi talagang inaamin mo naman sa sarili mo eh, na maling-mali ka. Inaamin mo sa sarili mo na ganyan, 'di ba? Na tiyan talagang tunay mo nagawa. So totoo din yung sinabi niya na kasi ang pangit nung dating eh, alam mo 'yun tol. Kasi ano ka eh, parang DJ Loonyo, pag sinabing DJ Loonyo, ano, malinis 'yan. Nagsasayaw-sayaw sa nang alam mo yon, nagsasayaw, nagpapakita ng talents niya, yun lang ginagawa mo, di ba? Hindi ka naman tulad ko na sobrang daming sinasaw sa one, pinapakailaman, di ba? But then the thing is this, ang masama dito is din naman, magsisimula tayo sa umpisa sa sinabi niya. Sabi niya, nabuntis mo siya, obviously. Tapos habang buntis siya, ikaw ay nambababae.
hanggang sa nung nanganak na siya, yung kachat mo na nakita niya doon sa noon, that time, doon sa iyong sa messenger mo back in the day, ayun din yung na naging kasintahan mo nung hiniwalayan mo siya. Like, alam mo yun, bro, kasi this is the thing, inamin mo naman na you are definitely not a good dad. But then, you know, bro, kasi ako tatay na rin ako ngayon, no? Sa totoo lang man, napakahirap. Ako nagiging ano lang, sobrang respectful ko sa iyo, bro, kasi you know, ako ibang-iba naman talaga yung personality ni MG, lalo na ngayon naging tatay na ako, medyo naging iba ng perspective ko sa life, okay? Now, the thing is this. Napakahirap para sa akin na alam mo yon, na makarinig na putang ina si DJ Loonyo ganito pala. You see what I mean? Because seeing you, I mean, napakalinis ng name mo sa social media, and then all of a sudden, boom, napakawala mong kwentang ama, napakawala mong kwentang partner, ganito, ganyan. Alam mo yun, gets mo. Na-shock yung mga tao. Na-shock din ako na viewer mo ko kahit papano. You know, nakikihype ako lagi sa hype mo, sa clout mo, sorry, na kung ano nangyayari sa'yo, kukomentan ko. Because, you know, you are the clout. You know, that's why tinagurian ka nga na man of quarantine days. Kasi ikaw talaga yung social media player, big time star nitong quarantine days, di ba? Now, the thing is this, bro. Totoo ba yon? Totoo ba yon na habang buntis yung girlfriend mo ay ginawa mo yon? Ng babae ka rin? Yeah, brother. I have a lot of problems before for, alam mo yun, pagiging immature ko, pagiging babaero. Inaamin ko yun, brother. Kasi ako, wala akong karapatang hindi aminin yun. Kasi even me, I know that I'm that type of guy before. And sabi ko nga, if ever I have the chance na pwede namin mapag-usapan to close a lot of things, isa lang yung masabi ko sa kanya, it's I'm just really sorry for that kind of friends before. For that kind of Loonyo before. Because those people, man, they don't deserve alam it. Mo, alam mo, Loonyo, man. Kita mo. Medyo shocked ako kasi hindi ko in-expect na aaminin mo lahat ng pagsasala mo. You know, at this point, ano pa bang pwede kong sabihin? Eh, inaamin mo naman lahat ng sinabi ng babae ay tama. Alam mo yan? Wala. Wala naman ako. Wala. So, bro, ako, sorry. Ang hirap ng interview na to, man, kasi wala. Inaamin mo talaga eh. Nang babaero ka, tarantado ka, tapos immature ka nung mga panahon na yon. Wala kang kwentang ama nung panahon. Mate, bro, what else? What can I say, man? Alam mo yun? Nung nabasa ko iba? Yun, nung nabasa ko yung ano niya, nabasa ko yung post niya, I put myself on her shoes. And sabi ko, oh, this is the result of our unfinished business before. And I believe na hindi ako masaya, brother, personally. Hindi ako masaya nung pinapanood ko yung buhay ko. Kasi alam ko, hindi totoo, hindi buo yun eh. Ang daming masasagasaan sa parts na yun eh. Kung pwedeng 10 oras lang yung ano, kung pwedeng 10 oras lang yung show para wala akong masagasaan na posisyon. Alam mo yun, wala akong malalagay na tao sa maling posisyon. Magiging clear sana lahat yun eh. And sabi ko sa interview sa akin ng writer, sabi ko, yung nanay ng anak ko, napakalupit yun kasi pinalaki ng maayos yung bata 4 years without me. Never nag-message sa akin yun. Hindi dahil meron siya pinaglalaban, it's because ganun siya ka tatag na tao. Idol, alam nang may pruweba ako diyan. Andiyan yung writer ng GMA na nag-interview sa akin. And sabi ko sa kanya, ayokong masama yung babae kasi ayoko nang marami na akong ginawang mali sa taong 'yun. And ayokong pero talagang hindi rin talaga siya nang hingi ng pantustos sa iyo sa never, anak mo. Ganun, never and then hindi ko inisip. So inaamin mo talaga na lahat din ng pagkukulang mo talagang masasabi mo na isang matatag na nanay talaga tong ano mo. I'm a selfish guy before. Ang iniisip ko is
pangarap lang. I need to make it happen. So sa tingin mo ba, Loonyo, yung pangarap mo is yung pagsikat mo? No. It's like, kasi sinasabi niya sa post niya na mas naging mahalaga pa raw sa iyo ang kasikatan, ang pagiging ang pag-chase mo sa kasikatan mo kaysa sa kanilang dalawa. Sa part na yan, nung panahon na yon, totoo ba yon? Brother, if kasikatan man yung tawag sa pangarap ko that time, if yun man yung label na yun, I understand. Kasi kung magsasalita ako ngayon, siyempre ito na yun sa pananaw ko ngayon eh. Pero that time, if yun man yung label na yun, na kasikatan yung gusto ko mangyari, I respect that. Wala. I'm not here to be against her, brother. Hindi. Buong puso ko siya naiintindihan. Kasi sabi ko, 2 hours bago yung show, sabi ko sa mama ko, nag-anticipate na ako na may mangyayari. And maybe God want this to happen because God wants me to, alam mo yun, gusto niya i-zero, gusto niya ilantad ko na sa buong mundo kung ano man ako eh. This is my bad. This is who am I now. Ito na yun eh. Wala na akong tinatago sa mundo eh. Ultimo yung anak ko na, alam mo yun, my son is the perfect picture of how bad I am before. Hindi ko ikikwento yung buhay ng anak. Kinwento ko yung buhay ng anak ko kasi napaka-irresponsable kong tao dati. And I'm paying it back lahat ngayon sa mga taong nagmahal sa akin. Because I don't wanna be that guy anymore. I wanna be responsible. I wanna be, alam mo yun? So, for her, I understand. Wala akong hate sa lahat ng friends niya that, you know, satisfied or, you know, understand. And brother, isa lang iniingi ko, man. Like, what's enough, man? What's enough? I've done a lot of things already in my life. Especially this year, I had a lot of sacrifices already. From mass testing issue and up until now. What's enough, man? Don't you want me to die? Because I don't want... Hindi naman ako nag-aaw. Clear, wala akong masamang intention na para sa show na yun. I just want to inspire people, man. And if inspiring people puts me in this kind of position, I don't know what is right anymore. I can't sleep, man. I can't sleep. I don't have peace of mind. I came back from China because I wanna pursue what my heart wants me to do. It's to inspire, and it's not for money. China is money. China is future. But I want to come back to Philippines. Kasi gusto magpasaya ng tao. So magbigay ng inspiration, pero kung ito yung kapalit na mga nangyari, I don't know, man. But wala akong hate sa tao. Wala akong hate sa kung sino man yung nagtapon sa akin ng hate ngayon. I really understand. And it's just that, man, please, enough. Because I don't know if I can handle it. It's too much. Bro, alam mo, ito sabihin ko sa'yo, pero maybe baka nasa side ka ng depression, man. This is bad. Alam mo naman na, bro, it's too much. Mate, hindi ko ina-expect na akala ko kasi you were a tough guy dahil sa mga tattoo mo. Akala ko may kipagsagutan ka sa akin dito, man. But you know, medyo na shocked ako sa sinasabi mo na to. Wala akong may pagmamayabang, bro. Swear to God. Isa lang may pagmamayabang ko, man. Kung ano yung nasa puso ko ngayon. Hindi yung kung ano nasa puso ko dati. Yung nasa puso ko ngayon is just, man, I just want peace. I just want love. But if, thank you for this platform because sabihin ko buong puso, papasorry ako sa ex ko. Kung ito man yung way, gusto ko mag-usap kami personally to, alam mo, para maibigay ko kung ano yung kalinisan, yung sagot sa lahat na nangyari sa amin. I would do that. Bro, but for now, man, it's like medyo alam mo, puta, hindi dapat ganito yung interview natin kasi nagulat ako dahil umiiyak ka pa, man. Ibang-iba to kaysa sa naging interview ko last week dun sa nag-viral din.
Bro, I never cried, bro. Bro, I never cried for that mass testing issue, bro. But for now, it's like when you put yourself in that level, and then despite the fact that your intentions were very clean, my handler knows about it, kung paano ko pinaglaban yun na walang masasaktan. And then there you are right now, like, fuck me, I don't know, I don't want to go out, man. And my intention bro, was just to inspire people, man. Bro, ito sabihin ko lang sa'yo, kasi puta, man. Ako, magsasalita na ako bilang Jason, okay, dito. Kalimutan mo na si Makagago, man. Pero ito, Loonyo, sa totoo lang, nakikita ko na medyo depressed ka, bro. For real. Sa tingin ko, you know, you need help. So, alam mo, it's never too late.